Quick word from our sponsor before we discuss yung mga topics natin for today. Let us read some verses. A prudent person foresees the danger and takes precautions. The simpleton goes blindly on and suffers the consequences. Proverbs 27:12. Right, the word prudent itself, the ability to act or think of yung future. Right, careful, no? Yung mga actions mo. So, di ba sa physical na realm, minsan may mga kalsada or mga dark alleys na pag parang nasisense mo na danger. So, ikaw, umiiwas ka or nag-iiba ka ng daan. So, sa stock market, ganun din. May mga danger signs din. Katulad ng, it's about time to take profit, hindi ka pa rin nag-profit. Yung time na bumili ka sa support, bumaba, nagdagdag ka pa, dinoble mo pa. Or meron naman na talagang nag-all in 100%, very certain daw sila na ganito yung mangyayari. And then ako, nakita na lang nila yung account nila, down from 20%, naging 40%, 50%, tapos saka magka-cut. Alright, very solid talaga itong Bible. Hindi lang siya puro practical advice, hindi lang sa spiritual, but may mga ganitong advice na very, very, ma-apply mo talaga sa tunay na buhay. So, I highly, highly recommend you reading the Bible. Marami kang matututunan. Alright, if you learn something after ng video na to, guys, please hit that like or subscribe button as I will be discussing more yung mga topics na very relevant sa stock market. Alright, good morning, good afternoon, good evening, kung saan lang kayo nanonood, no? Binabati ko yung mga viewers natin from Philippines, no? Saudi, Qatar, UAE, and especially in Singapore. Dumadami yung viewers natin sa Singapore. Alright, today we will be reviewing kung dapat na bang isell or not to sell yung ATNB, ATN, tsaka yung TBGI. If you've been following the channel, matagal ko sinasabi pumusisyon kayo dito, but definitely, as much as I want to endorse this stock, may mga nakita na ako na medyo mga mali dito na it could definitely, in a matter of days, baka biglang bumagsak to. Alright, what I'm seeing, no, dito sa ATNB is a classic gap-up blow-off pattern. So, what I mean by that, no? So, this is Friday close. Monday, na overexcite yung crowd. Tumaas. I think tumaas pa to ng 30% if I'm not mistaken, 20-30%. But definitely, nung sell down, nung at later part of the afternoon, bumaba siya. So, this is a clear signal na yung mga big guys is already dumping. Yung mga nakabili rito. Sila yan. Sila yung mga nagsasell na rito. So, they're seeing na parang paubos na yung trend. This is yung culmination ng excitement ng crowd. And then, yung mga big players naman hindi na excited. Alright, if you are following someone na talagang pinupush kayong bumili pa rin ito, definitely unfollow nyo. Baka naipit yun. Paniyak, no? But this is a clear signal for you to sell. This is a classic blow-up pattern sa ATNB, no? Nakita mo, siya yung highest volume, tapos yung candle ganyan, no? Yung parang ano, blow-up, yung parang sa whale to eh. Yung pag nagsasurface yung whale, biglang magbo-blow up siya yung parang fountain. So, ayan yun, yung parang fountain. No? Ibig sabihin yan, trend exhaustion na to. Malapit na to. Pwedeng tumaas to within bukas, Wednesday, just to make the look na parang tataas pa siya. But paasahin ka nito, baka Thursday, Friday, biglain ka nito, biglang babayan, and then definitely hindi ka na makalabas. Alright, so ang advice ko, if you're still positive, alright, at least take or reduce your position. But definitely, kung medyo kabado ka na rin at nakita mo na rin to, take your profits, baka makuha pa nila yan. Alright, ulitin ko, dito sa ATN, again, gap up, blow up pattern din. So, dito hindi siya yung highest volume, but definitely magkakasama kasi yan. No? So, isa yung ano yan. So, it's about time to sell. Again, kung may guru kayong pina-follow or mga tao na nagsasuggest na bumili pa kayo nito, pataas pa yan. No, this is chart reading. This is pattern reading lang, no? Wala nang kwento-kwentong mahirap na ano. Anyway, but if you've been wondering kung ano itong ginagamit ko, this is sa Chupetot app, no? So, wala pa kasing Investogram. So, ito. So, this is the default day candle sa ano nila.
Ito, I don't usually this yung use this yung red line tsaka yung blue line. I don't use this. Price, volume, tsaka yung candle patterns lang inaano ko. Ang binabasa ko rito. But sa nakikita ko, it's already time to reduce or better yet, take yung full sell yung mga position. No? Right? Same with TBGI, again, culmination ng crowd excitement, gap up, tumaas hanggang doon. Tapos, later days sa afternoon, nag-sell down na yung mga whale. Kasi unahan sila, malalaking hawak nila. Unahan na sila makapagbenta. Again, in the next few days, probably Tuesday, Wednesday, pwede pang tumaas. Just to make them look na parang, okay, it's alright. But sa nakikita ko ngayon, it's already time to reduce yung position. Or better yet, take yung full position, no? Again, mag-re-establish na lang kayo ng bagong base. I've been telling you kasi, sa nakikita ko talaga, mukhang ano na to, mukhang this is it. It's already time to take flop it, no? Sa ATN, ATNB, TBGI, we've spotted this 2 weeks, 3 weeks ago. But ngayon, I have to upload this para maano nyo. Makita nyo, real time kung ano yung nangyari, kung bakit ganun, kung bakit kinakailangan mag-take ng position. Alright, kung may mga fina-follow kayo na pinabibili pa rin kayo nito, unfollow nyo na hanggang ngayon pa lang. Kasi uubusin nyo yung pera nyo sa mga maling advice nila. Alright, kung medyo positive pa rin kayo sa company na to, alright, at least reduce. At take yung 40% ng position nyo or 50%. Kung medyo duda kayo. Pero yun ang advice ko sa inyo. You have to take profit na. Tapos reposition na lang kung sakali. Alright? This is for TBGI, ATN. Naligaw na. Alright? This is for TBGI, ATN, and ATNB. Alright? Reduce or better yet, take profit na. Alright? This is PSE recap. Again, I'll be uploading yung mga ganito na talagang makikita mo real time, end of day, no? Kung ano yung mga nangyayari. I-explain sa inyo kung ano yung... Usually kasi, ang psychology kasi nito, yung crowd, which is yung the majority tayo, na-excite tayo eh. Yung mga malalaki, nakaposisyon na dito, sila yan, sila yung bumili niyan, hindi pa tumataas. So sila, okay na sila dun sa nakikita nila. So ang laki na rin yan. Nagbebentahan na sila dito. Ngayon dito, unahang makalabas na yan. Right? Yun ang psychology niyan. So, yung institution, palabas na. Yung crowd naman, hinahype pa rin nila na para pumasok. So, this is a classic blow-off pattern. If you want to have yung mga ganitong analysis or mga advice or mga, yung second point of view, please, I'd like you to subscribe sa YouTube channel at marami pa akong i-share sa inyo. Right, again, this is PS Recap. Thank you for viewing.